kailangan nating makita yung presyo sa retail kung sumusunod sila sa suggested retail price bulletin natin. At kasama na din yung monitoring ng mga presyo para alam natin kung ano yung mga kailangan na i-adjust o kailangan igalaw sa dadating na mga price adjustments natin. So far, ma'am, anong assessment natin? So far, compliant naman yung retail store sa suggested retail price bulletin. And most products here na nasa bulletin natin, mas mababa ang pagbenta ng retail kesa dun sa SRP natin by at least 1 peso. Nakita natin malaki yung difference, malaki yung discount nila. That's why paalala rin sa consumers, marami pong retail stores na ganito kung magbenta. So hanapin nila at doon sila mamili para sigurado na reasonable yung presyo at makakatipid pa sila. Yung pagdating po sa supply, kamusta po? Wala tayong problema sa supply. Monitor din natin kasi ang supply ng retail. So alam natin na hindi sila nauubusan pagka po meron silang nakitang shelves na bakante. It just means na nagre-replenish pa yung retailer. Naglalagay lang ng stock pero marami po silang stock sa kanilang warehouse at sa suppliers natin. May mga manufacturers pang nag-express ng intent to raise their prices? Meron na kaming na-receive na mga requests for price adjustment pero ginagawa pa natin yung review sa Bureau, sa Consumer Policy and Advocacy Bureau, and then we'll recommend to Secretary Pascual. Ano pong products to? May request for canned sardines, merong coffee, ang bread, of course, actually sila yung pinaka masigasig talaga na mag-push ng price increase pero hindi pa natin na-approve. Instant noodles, meron ding ibang produkto ng noodles and canned meat. Ma'am, speaking of bread, ano pong possibility na maging 4 pesos na yung pandesal natin? Alam naman natin lahat sa review ng DTI, nakita natin talaga yung pag-akyat ng presyo internationally dahil nga imported yung arena na ginagamit natin. Imported yung wheat na pinaprocess ng flour millers natin. So, alam natin rin yung need at saka yung reasonability ng kanilang request. Pero syempre, meron lang tayong mga hinihintay pang data para ma-finalize natin kung i-approve o hindi yung 4 pesos na request ng bread producers. Kailan po lalabas yung resulta doon, ma'am? Ongoing naman yung proseso but in the next few weeks mag-adjust tayo pagka na-approve ng secretary pero yung recommendation hindi pa natin nasasubmit. Ma'am, fuel subsidy daw po sa mga panadero. Fuel subsidy, ang fuel kasi produkto ng Department of Energy so hindi natin kayang i-overstep ang Department of Energy dyan. But we can probably make recommendations kung makikita natin na kailangan talaga ng fuel subsidy ng bakers. Pero yung community bakeries kasi, pwede silang magpresyo naman ng kanila. Hindi naman natin regulated yung presyo ng kanilang pandesal at tasty bread. So it's up to them kung anong presyo ang gusto nila para para hindi rin sila masyadong nabibigatan doon sa kanilang production and they can recover also kung meron mang losses or adjustments na kailangan gawin. Ma'am, sabi niyo po okay yung prices doon sa dalawang inikot today. Pero in general, kung kumusta yung presyo natin kahit sa mga labas and ano po yung ginagawa ng DTI para tugunan yung pagtaas ng presyo? Doon kasi sa malalaking supermarkets kagaya ng pinunutahan natin, compliant yan talaga sa suggested retail price natin. Because number one, they know na pagka nakita ng DTI na lumampas sila, they will be issued letters of inquiry para maintindihan natin bakit. And then of course, yung proseso ng pag-facilitate ng SRP compliance. And then, may reputation sila na binabantayan, na alam nilang hindi sila pwedeng maisama dun sa listahan ng mga non-compliant retailers, kaya nag-iingat rin sila. That's why ang advice natin sa consumers, kung pwede po, doon sila bibili sa mga supermarkets na alam naman nila na binabantayan ng DTI. Ang SRP natin kasi hindi kasama po sa, hindi siya imposed sa convenience stores, sa sari-sari stores, yung mga maliliit na tindahan, hindi na siya kasali because the nature of the supply chain is different.
very unique yung sa kanila eh. Dito lang tayo sa tier 2 hanggang supermarkets and groceries. For other consumer products, syempre, yung mga outside the basic necessities and prime commodities ng DTI, alam naman natin ang movement niyan. That's why, kasama din na din po sa paghikayat natin na medyo magtipid-tipid tayo kasi sa panahon ngayon, hindi natin alam ang mangyayari in the future kung hanggang kailan ba yung gera sa Ukraine and Russia, ano pang pwedeng dumating na pandemya. So, tipid-tipid lang po ang mahalaga. Maintindihan nila and makita nila talaga na ang DTI nagbibigay ng choices sa consumers. Yung mga wala sa SRP bulletin natin, ibig sabihin po, hindi controlled ng DTI ang presyo, pero yung mga nasa bulletin natin, yun yung sigurado silang mahanap nila na pinaka-reasonable at the same quality or similar quality rin ng mga produktong wala sa bulletin. Ma'am, kinabiglan nyo ba na may mga products dito na mas mababa pa sa SRP natin? Ah, hindi po. Kasi alam rin natin yung mga supermarkets na wholesale. Yung wholesalers na talagang mas mababa po ang bigay nila dahil dito bumibili yung mga sari-sari stores at saka yung mga convenience stores at may iba pang maliliit na tindahan. So, nagpo-provide po sila ng adjustment. Parang meron silang allowance para makapagtubo pa yung ibang maliliit na retailers. Pero ang consumers, pwede rin naman, yung ordinary consumer, pwede rin naman dito mamili. So, take advantage nila yung wholesale price na binibigay ng supermarkets para magamit nila sa kanilang households. Ma'am, yung sa bread po ulit, how far can we push yung use ng coconut flour para at least shielded tayo sa increases ng wheat flour? Oh, it's already launched. We launched the coconut pandesal, yung Pinoy Coco pandesal. Nasa market na yan, dapat nakikita na po natin sa retail stores and we encourage everyone na sana itangkilik nila to kasi aside from the product being healthier kesa dun sa regular na pandesal or regular na tinapay, mas makakamura po sila at makakatulong din tayo importantly sa local farmers natin dahil pagka na sagad natin yung paggamit ng coco flour, yung ginagamit na coconut natin, syempre mas kailangan nilang magtanim at mas maraming trabaho tayong maibibigay. Ma'am, may appeal po ata sa Philippine Trade and Philippine Design. Meron po bang May request ang PhilBaking for Pinoy Tasty and Pinoy Pandesal pero pinag-aaralan pa po natin, hindi pa po natin na-finalize ang recommendation natin sa Secretary. Sugar, nung dati, naglagay tayo ng PRD, yung presyong reasonable dapat sa asukal at 50 pesos per kilo ng refined, yung puti. Pero I understand ngayon nasa 60 pesos na siya. Tumaas na. It's a product of the Department of Agriculture. Oh, nako, salamat na tanong mo 'yan kasi parang medyo nakaligtaan na natin yung Internet Transactions Act. It's all there. Sana ma-push natin 'to matapos dito sa 19th Congress yung Internet Transactions Act to legitimize all businesses, lahat naman ng negosyo whether physical or online, kailangan talaga nagbabayad ng buwis. So yung online sellers natin na hindi pa na-formalize, kailangan na po nila talagang mag-submit sa batas, magparehistro, not only their business name or if it's a corporation, sa SEC po yan, pati rehistro ng BIR kailangan na po nilang gawin. Yung first 250,000 naman per year na income under the train law, hindi naman po kasama sa bubuwisan. So, it's exempt. So, kung maliliit pa lang naman tong online sellers natin, we encourage them magparehistro na po sa BIR. Oh, madami na. At least for DTI, yung business name, nung pumasok yung pandemic ng 2020, we have an increase of at least 100,000 registrants doon sa business name natin. So, tuloy-tuloy yun, 2021, 2022, tuloy-tuloy yung pagdami ng registrations natin. Kaya lang, ang business registration does not stop at business name.
Siyempre, itutuloy mo yan, mag-a-apply ka ng BIR registration, mag-a-apply ka ng business permit from the local government unit para totoong ma-formalize yung negosyo. Magkano ang kikitain ng government? Ay, hindi ko na alam yun. Sorry. Ma'am, last na lang, sorry. May flooding sa Banawe po and kinakatakot na yung may insight po bang DTI kung makaka-apekto ito sa products po natin dahil yung gulay. Transportation, yung baha. Makaka-apekto ka pa ma'am? Kasi kahit ano man ang kahit anong factor na nagko-contribute sa delay ng pag-transport ng pagkain natin, especially nakaka-affect sa prices kasi may cost effect 'yon doon sa nagde-deliver, syempre idadagdag doon sa final consumer price ng produkto, kaya sana hindi mangyari. Okay, thank you.